Yung nga, Father's Day nga pala, no? Father's Day, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan. Yan, syempre. What's up sa inyo lahat, mga kaibigan? Okay. Ang bahal trip nila dito. Asa na pala yung mga tropa natin maglalaro ng Neno Kuno dyan? Guys, may nahanap na akong server. Kaya lang, ito ang pinakabagong server. Kaya lang, ganun pa rin eh. Malalakas pa rin sila. Marami kasing nagbabatak agad eh. Pero kayo bahala kung sasama kayo sa Dream. Pa-level na kayo. Sand yung server. Sand Cygnus ata pangalan na. Oh. Tan Cygnus na server. Tan Cygnus Enok. Tama ba? Ah. Tapag Asia Sand kasi talaga eh. Okay. What's up kay Narbyville? What's up sa'yo pare? What's good into the hood? Eto na, PSG LGD versus BC Gaming. Actually, isa rin sa mga El Clasico tong lineup, ay matchup na to eh, dati. Talagang gana rin talaga to dati, guys. Walang yarin to. Woodwink. Nice pick. Meron pa silang Phoenix dito, which is very, very good. Pero, I mean, mahirapan. Kailan ulit laro ng T1, Lods? Laro ulit ng T1. Siguro matagal pa tong laro ng T1. Tingnan natin kung may laro sila bukas, ha? Pero hindi ko sure, eh. Tingin ko wala pang laro itong mga tong tomorrow. Laro ng T1 is sa 22 pa. So, June 22 pa laro nila, guys. Actually, takto lang. Mga 3 days. 1, 2, 3. O, 3 days. Kalaban nila SMG. Tapos, next na makakalaban nila is Talon na sa June 30. So, malapit na rin yan. Kailangan nating makaano ngayon na 7 hours. Kaya ba? Kaya ba ng 7 hours ngayon? Kahit abuti ng madaling umaga. So, meron tayong isang series pa mamaya. OM versus RE. Pagkatapos na itong China. Tapos MG versus BB. No? Mind Games versus Betboom. So, after na itong China, Europe, ang trip natin, mga besi. No? Kailan na laban ng Nigma? Uy, present kay sabi ni Arman Kaga. Laban ng Nigma? Ano ba? Nigma C or Nigma Kuro? Pakilinaw ako. Uy, mga hindi pa nag-attendance dyan, attendance lang kayo, guys. Okay, all goods. Actually, maganda yung pagkakapick ng Juggernaut dito. Alam mo namang Juggernaut, isa rin sa mga pang-counter yan sa Supernova. Kung ayaw yung kumuha ng Lich Rider Boy, eh, pwede na rin yung namang kunin tong Juggernaut. Explore lang, sabay dire-diretso na sa Phoenix Egg yan. Wala na makakapigil dyan. Depende na lang kung may mga grip, black hole, ganun. Nigma Iyo, boss. Aljon Agunay Marquez, shoutout sa'yo. Alex Quario, tignan ko ah. Nigma EU. Division na no kasi yan eh. Division to kasi yan Nigma eh. Next match nila is June 20. Bukas. Bukas ang laro nila. Which is alas 12. Alas 12 ng gabi ang laro ng Nigma for tomorrow. Okay. Ito rin. Shoutout Francis Aguilar, boss. Sabi ni MM. Yun sa mga nag-shoutout. Papa shoutout dyan. Sana ma-like and ma-share nyo. Hindi nyo man ma-share yung stream natin, kahit i-like nyo na lang mga kaibigan. And Nature's Prophet will be the last pick for the side of PSG LGD. I think they're going for the fast-paced scenario dito. Knowing na meron silang Keeper of the Light, Nature's Prophet, Phoenix, Bootpink, and Dawnbreaker. Eh, alam mo naman yung sustain na na-provide na ito, Dawnbreaker, Keeper of the Light. And there's Phoenix, especially with this Sunray. So, masakit din to. Yung mga pang, kumbaga,
Sabi nga ni Coach Ajay, the great offense is defense. Ito ang nagpapatunay talaga na great offense is defense. Nakita mo naman yung sustain ng Keeper of the Light with that illuminate. Pwede rin panlaban yung Sunray dito, syempre, ng Phoenix. Grabe rin yung sustain, grabe rin yung DPS niyan. Pag inabot ka, pero Batrider will be the last pick? Okay. Not bad. Ganda rin to, panghuli kay Nature's Prophet para wala ng sprout. Wala ng tawag dito. Wala ng blind spot. Talagang pag pumasok ka sa sprout or kung gusto mong mag-out, eh, pwedeng mag-flame break na lang. Lalabas na kusa si Nature's Prophet yan. Attendance check, sabi ni Jerome Piñones. Next game ng T1, boss, kailan? Next game ng T1 is June 22, kalaban nila SMG. So, kailangan natin manalo ng manalo. So far, guys, ha, ito nakikita ako sa Talon. Parang medyo gana ang Talon ngayon. Mainit ang Talon ngayon, mga besi. Kung magiging Four Kings ng Southeast Asia. Ano bang lagay nyo? Wala pang Talon ngayon, mga kaibigan. Ha? Ito magiging mahirap dito. So, it's either kayanin ng T1 tong Talon or the rest is history na. Top boss jet, mapapalaban ka na naman sa internet. Oo nga eh. Tainan na naman to eh. Pero isa lang naman. Pakiban yung nagtatanong kung saan team si Sumail kakaurat. Sabi ni Boss R. Labitad. Eh, wala na tayong magagawa dyan, boss. Gandang laruan ng Talon at RSG. Yung RSG, sakto lang para sa akin. RSG. Hindi naman ganun kaganda yung laro ng RSG. Ang Talon, medyo nakakatakot ang Talon ngayon. Kasi medyo maganda yung ano kasi. Maganda kasi yung start ng ano nila eh. First game sila. Tapos kayang-kaya talaga nila yung kalaban nila. Polaris. Dapat ang unang binigay dito sa Talon, Boom Esports eh. Para ma-depress ka agad eh. Yayabang na naman itong mga to eh. Okay. So, back to the ball game mga kaibigan. Ayan na. Game number 1, PSG LGD versus PC Gaming. The China Classico. So, paalalaman na natin for both sides. We have Ame para sa kanya, Nature's Prophet. Nothing to say, Keeper of the Light. Fate Beyond, Dawnbreaker, ZinQ, Woodwink, Y para sa kanyang Phoenix. And for the side of BG naman, Erika or Poyoyo for Juggernauts XM para sa Viper. Young Batrider, Shauma, 1-2-3 for the Tusk. And they have the Trent Protector. Yeah, natingin natin kung madedepensa. But grabe yung ping, umabot na 400 ah. Solid China. Talagang laban is laban. F10, let's go. Yan yung mga hindi pa nakakapag-like. Yan guys, like na kayo. Shoutout kay Raymard Serrano, Jonathan Jenkins, Rakib Liliagaw, at kay Edilberto de la Cruz Jr. at kay Boss Labitad. Salamat sa pag-share at salamat sa pag-send ng stars. Yow. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. What's up? What's good? Into the hood. Magandang gabi kay Kenneth John Bautista. Diba? Okay yung pangalan mo, Lodza. What's up? What's good? Homie. Kamusta ka dyan? Ito na, mapapalaban na sila, guys. Laban-laban na yan. Wala nang bawi-bawi. Okay, so it's gonna be 2-4-2. Tingin ko naman na 2-4-2 when it comes to our bounty round. Pero yung dito na bibigyan ka agad siya para kinakatsa ka agad siya ng Nature's Prophet dito. Medyo mahihirapan si ANP dito, guys. Wala siyang lusot dito. Kasi pag nastakan ng sticky napalm to, tapos talaga siya. Sabihin natin magkaroon ng stack na 5 tapos level 3 na yung dalawa dito sa bottom lane. Ako, isang eye shard lang eh. Mapapa... Well, pwede naman siya mag-teleport. Kaya lang, andyan rin kasi yung snowball eh. Pero more or less, patay talaga siya pag inabot siya ng eye shard tapos apat na sticky. Akala ko nasa BC Gaming si FY. Nasa IG si FY. Kailan laro ng T1? June 22 ang laro ng T1 mga kaibigan. Sa 22 pa laro nila. Kalaban nila SMG. So, tamang Chepe Chepe lang siya kung yung mga nating to say dito. Hindi ko lang kung
gumagana pa tong ano ah. Pero mga piling mga tao lang kasi yung napapa KOTL mid eh, napapanalo eh. Pag may nagki-keeper of the light mid, parang napapanood ko, parang lamang ang talo sa keeper of the light mid talaga. Madali na rin basahin yung galaw kasi yung timing, hindi ka na mag-i-stay up sa mid lane pag nakakuha mo na yung ano mo eh. Yung timing mo eh. Tumingin ka sa aking mga mata. Uy, taga naman. Yung mga bitawan mo dyan, bombits ah. Shoutout kay Kenneth Sanchez. What up sa'yo? Uy, yung mga hindi pa nakakapag-like dyan. Guys, walang bayad ng like ah. Paalala ko lang. Baka naman. Bigyan niya na sa akin yung likes. Para sa stream ni Boss Q. 64 pa lang ang nag-attendance, mga besi. Shoutout kay John Mark Manzano. Yan. Salamat sa pag-share. As always, laging present yung tropa natin na yan. Kay Neil Grapilon Sibila. Ito yung courier ni Ami doon, papi. May lamang magic stick. Ako. Ito na, mahirap dito. Pag nag-level 3 talaga to, tapos talaga ang bahay katay. Jeremy de la Merced. What's up? Mukha may laro pala si Ame. Oh, madam. What's up kay Madam JL? Baka naman, sabi ni Paul de la Cruz. Anong baka naman? Anong gagawin natin dyan sa baka naman mo? Baka naman. Nanghingi pala ng ano eh, no? Sana ba si RG, boss? Wala na nga si RG. Wala na. Kinain na ng Valorant si kuya mong RG. Hindi ko alam. Pero malay mo, biglang mabuhay si RG. Pag anong boss, matik na shoutout agad. Ay, hindi mo kasi na ano eh. Wala kang intro. Baka naman. Akala ko mamaya, nangihingi ka pala ng nagpapasulisit ka pala, di ba? Shoutout pala. Shoutout sa'yo, paring Paul. Press ka pala bagong gupit. Siyempre naman. Lahat naman pag bago. Bagong damit, di ba? Bagong sahod. Bagong gupit. Bagong ahed. Lahat ng bago, masarap. Bagong luto. Ang pagkain, di ba? Bagong saing. Alas ko na po, Jet, ng tondo. Tondo? Wala pa. Siro-siro pa lang. Ano yung baging ahit, boss? Sa balbas. Mas magaan sa pakiramdam. Magbagong ahit ka. Jomar, Kulyat, what's up sa'yo, paps? Pro player na ba si boss RG ng Valorant? Hindi, ano lang yun. Cameraman. Nagde-direct lang sila ng Valorant. Kunyari, ito, yung gantong ginagawa ni Direk Bobits dito. Ayan. Pag may patayan dito sa may mid lane, lilipat niya sa may mid lane. I-check ng mga stats. Ganyan. Parang, yan, basic lang. Eh, yung bagong kulong boss, masarap na yun. Ay, hindi ka naman makukulong kung hindi ka gagawa ng katarantaduan eh. So, nasa sayo na yun. Gusto mo makulong o hindi, di ba? Kaya mag-isip ka. Pero kung mananagasa ka ng security, dapat mayaman ka para di ka makulong. Anong naman yun? Security guard. Siyempre eh. Dapat, ano nga, marami kang milyones. Rapwise video ata to. Yeah, because ang dami nilang pang-counter dito eh. Hindi ka rin basta-basta makakapag-out pag nalapitan ka na ng NP. Pag nalapitan na si NP dito, pang-counter din sila sa Supernova. Mahirap kasi dito, sobrang dami nilang pang-sustain. Pero parang pangit kasi ng core nila. Nature's Prophet na sobrang lambot. Maganda sana to kung medyo maangas yung carry nila eh. Yung makikipagsabay ng paluan. Ganun, yung ano dapat, yun ang maganda. Uy, uy. First blood na sana yun, pare. Napilitan magkamit ng Firefly siyang dito. Boss Jet, manami pa rin tanga dito. Oo, oh, ganun mainit yan. Ako, pag ikaw napalaban dyan, Kram. Auto-mute ka talaga. Di maka-illuminate si NTS, nakaka-visit din kasi yung position ni Viper ng Nether Toxin. Oh, tsaka pag may wards ka talaga sa certain area ng ano eh, ng mid lane.
madali lang ma-check talaga yung ano, yung Keeper of the Light. Saka syempre, kayang indahin ng Viper kasi. No, ayun oh, yung mga ganyang ward. Ward lang naman actually yung pang-counter dito sa Keeper of the Light eh. Madali nang ma-dodge yung mga illuminate nito eh. Especially sa early. Yung mga nonsense na question tinatanong pa nila. Kung wala ka kalaban sa pinagpapanoodan mo ngayon ha. Up. Tama, 1, 2, 3. Ito na yung ating... Uy, patay yung paluin. Ay, nako. Pero patay din ata si Kuya Mong Yang dito. Pero it's okay. Lamang pa rin ang PSG LGD sa palitan na yon. Nakuha pa rin nila yung first blood. And makakapag-double kill pa nga si tropang Phoenix doon, no? And so far, so good. Mid lane natin. Nakita nyo naman, kahit na may illuminate si NTS dito, eh, alos magkapantay lang. Actually, lamang pa nga when it comes to net worth si XM dito sa may mid lane, no? Ito ang medyo nakakapagpanibago. Dahil usually, ito, nakakita ka talaga ng pag-keeper of the light mid talaga. Aasahan mong aalag mo talaga yan pagdating ng farm. Pero, nice eye shard. Pero hindi makakukonvert sa kill yun. Eh, nagnanakaw na lang siya ng ano dito. Magnanakaw na lang ng tawag dito. Founder. Nanonood lang ako sa kanila pag wala kayong stream pero mas loyal pa rin ako dito. Outsas. Pag di ka usap po yung magsalita. Okay. So, 3-1 guys. Naku, na-secure na rin nila. Nice rotation coming out from Woodwink. Bounty. Bounty rune. Truly. What's up kay Frank Dariel Narca? Uy. Kala ko, papalo si Shama 1-2-3. Huwag ka magkakamali. Optional page pag busy sa work, boss. Optional. Ah, sige, sige. Okay, ah. Gana yan. Gusto ko yan. Dito siguro sila magbabawi. Tingin ko kay Pate yan sila aasa, hindi dito sa ANP. Mas masakit kasi ang Dawnbreaker, especially pag nakakuha ng sagad-sagad na item to. Mas nasasakitan ako sa Dawnbreaker kesa sa ANP. Pero, ganun pa rin siguro, no? Aasa pa rin sila sa Nature's Prophet dito, especially when it comes to damage. Pag nakuha niya naman yung item niya, pero kung wala, wala. Talo sila. Wala na magagawa. Oh, sakit ng damage yan. Ako. Oh my God! Holy mother of macaroni! Nasayang pati. Pichuchuk, tsakay mo na lang. Na-clip na easy ka pa. Diyos ko, Lord. Easy kill na. Ay, ay, ay. Isang ulti lang, guys. Ang kailangan. Grabe yung blinding light din, ha. Ang layo. Pero BOT na si Nothing to Say dito. What a play. Coming out from Nothing to Say. Wala tayong masabi. Naka-clip TC si mukha. Okay, so 3-1 para sa ating scoreboard. Favor for the side of PSG LGD. Going for 10 minutes na para sa ating laro, mga kaibigan. And ito, hindi nila machi-check tong wards na to. Pero natanggal naman nila yung sentry. Di ba direct invite na yung LGD sa TI? Yup. Direct invited naman na sila sa TI. Kailangan lang nila siguro mag, ano. Kahit mga second place lang siguro dito. Kasi alam ko sa China, tatlong teams din ang kukunin for Arlington Major eh. Kasi parehas ng Southeast Asia. Southeast Asia kasi guys, tatlo rin ang kukunin na team. Na for the Arlington Major. Top 1, top 2, top 3. And then yung pang 4th place natin, hindi siya papasok. Pero meron siyang 100 DPC na makukuha for this season or for this tour. Pero syempre, mas maganda pa rin naman na makapasok ka ng Arlington Major. Meron ka pang DPC. Pero ang biggest contender as of the moment for Southeast Asia is Talon. Kasi wala pa silang talo eh. Kailangan mabasag yung Talon ngayon. And ang tatrabaho dyan is yung T1. No? Kasi tinalo ng Talon yung ano eh. Tinalo ng Talon yung Boom Esports 2-1 eh. 'Di
Diba? So, ang tatrabaho kong lilinis ngayon sa kalat ng Boom Esports. Ang T1. So, tingin natin. Although malakas ang talon kasi hindi naman basta-basta natatalo yung Boom Esports eh. Kahit di mag-major, makaka-TI pa din yung LGD. Oo. Kahit nga walang DPC points siya, makakapag-TI yan. Sino ba naman mga kalaban nila sa regional qualifiers pag kinulang sila sa DPC points, di ba? Halima mo mag-slart si Sabog. Oh, may bagong hirap pala si mukha ah. Slart? Dali lang ano yun yan. Madali lang counterin yung slart. Kayang-kaya nila yan. Slart bagong hero. Sige, pagpikin mo ng slart yan. Okay. Slart shooter, ganda. Patay. Balu-baluin. Ako, hindi na umabot yung snowball, mga kaibigan. Pero there's the Ward Sponge. Oh my God! Faith Pian is alive! Grabe naman yung save na yun. Seen you. Nakuha niya pa yung Chukchak Chenis. Malabone tags na yun. Hindi na bumalik si Darsky at John Paul eh. Wala na. Eh, napalaban na sila. So, eto, gumagana na yung timing ng PSG LGD dito. Medyo lumalamang na sila when it comes to kills. When it comes to objective naman, eto, makukuha na rin nila yung top tier 1 tower ng BG Gaming dito. Pero naku, hindi na makakapag-tipin. Laso na to. Pinatay ka sa asido at apoy. Kalbo yung puno. Kalbo yung puno. Wala eh. Malakas yung high ground defense ng ano. Malakas yung HE defense ng LGD dito. Pero wala din ano dyan. Pwedeng gangster rin kasi ng Viper mamaya yan. Especially pag nagka-shard yung Viper. Merong negative armor. Pwede mo ma-poison touch yung Tori. Yan natin. Galawan lang din talaga. Pero para sa akin, lamang ang ano dito. Lamang ang BG dito. Pagdating sa drop, lamang na lamang sila. Kailangan lang mag-farm ng maayos ng Juggernaut. Pag hindi niya na-farm ng mabilis yung items niya dito, wala. Talo talaga sila. Ito rin talaga pressure for Juggernaut. Especially pag mabibilis yung mga heroes eh. Mag-farm. Grabe. Bakit nabuhay pa? Baka mabuhay ka. Kalbo yung buhay. Anong kalbo? Hey, Judge Christopher, Frank, Dariel, Narka. What's up? Salamat sa pag-share. Mainit ang panahon ngayon. Malambot masyado yung core ng LGD. Malambot. Pero, syempre, pag nagka-item, pwede naman yan. Kahit kasi malambot yung core nila, nakita mo naman yung mga hero ng LGD dito. Talagang may kayang tin eh. Diba? Nandyan yung sunod-sunod na illuminate. May sunray ka pa. Offense to, defense to offense. Tapos meron ka pang solar guardian. Pag nagkaroon ng aggering scepter yung Dawnbreaker dito, plus 60% evasion yan. So, kailangan lang dito ng envy. PKP para hindi siya makait ng gantong mga skill, pero hindi kasi mahirap, pwedeng hilahin ng Batrider tong Nature's Prophet eh. Link Dagger kailangan niya ng BKB linkin siguro, pero duda akong mag-ano to, magli-linkin BKB tong NP. Mag-ano talaga to, papalo build talaga to. Baka nga hindi na mag-build ng linkin or BKB to eh, pero mastered kasi yung linkin spear talaga eh. Para hindi ka ma... Laso eh. Chang Ami pag gana... Gana talaga. Oh. Nakabuelo na si Ami. Start na ng pagpa-farm. Oh, kahit sinating to say. Nakabuelo na rin eh. Grabe yung... Away nila dito. Talagang... Hindi talaga sila nagbabatay ah. Laban kon laban talaga.
Okay. Up. Ah. Overgrown. Ah, kung tinamaan ng Illuminate, papi. Pero ayos lang, palitan lang sila doon. Support for support, di na rin mag-aawol si Kuya Mong Yang dito, mga kaibigan. 6-5 para sa ating scoreboard, 15 minutes in. And let's do some item check real quick. Pero pagkatapos na lang siguro na itong laban na paparating. Chama, 1, 2, 3. Nandito na si Patreon. Ah, pagandang atos. There's no sustain. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Ganun ako, nahihila si Mocha. Patay si Chama, 1, 2, 3, together with the Fatebiak. Palitan lang. Comfort tulad ng bigayan doon, guys. Mid lane naman natin. Pwedeng ma-bushwalk. Nice one. Blinding light. Pwedeng mag-first kill lang yan. LGD pa din, NP. LGD si Ame. Item check tayo sa mabilis lang, guys. And Ame, meron na siyang maelstrom dito. Going for Mjolnir siya. With his Hyperstone. And kunting pera na lang. Actually, ito, mabibili niya na yung tissue paper. Meanwhile, natin to say naman dito, meron siyang Spirit Vessel together with DOD. Feed beyond with Mage Slayer. Going for BKB, I guess. Zinke naman, casual build for support together with Y. I think 4-stop or Glamour Cape. Pwede nalang buuin dyan. VG Gaming naman dito, Erica. Meron na siyang Maelstrom going for Panta Style. XM naman with Atos going for BKB, Viper. Yang, para sa kanyang Batrider, Boots of Travel going for BKB. And I think after that BKB, pwede siyang mag-Blink Dagger. No? Shaman man dito. And casual items ng task. Yan, meron siyang Tranquil Bracer dito. And ganoon na rin for Trend Protector para sa ating support. Nice blind spot, pero... Oh, pakaganda naman ang pagkaka-out nun. Anyari pala, ba't natalo boom sa Talon Boss Jet? Di ko rin napanood kasi yun, matam eh. Boss Jet, anong mga skills na alam mo yung di nasasalag ng first ni Jug? Actually, madami. Pinch Grip, Black Hole, Lasso, Viper Strike, baba, Overgrowth. Yan, pag nauna yung ano ha, pag nauna yung Blades Fury, pwede pumasok yung Overgrowth. Oh, pero nice pick up. Once again, ako, mamamatay si Shama, 1, 2, sobrang sakit ng palo ni Ame doon. At ito pa yung respond eh. Susunod pa nila si Viperino, mga kaibigan. Viperino, Cancerino. Lalaban pa sila dito. Chukchak, Chenes, Malabon Tag. Masyado makakunat na tayo. Pero there's a Supernova. Oh my God. Wala silang pang cancel dyan. Talaga, mamamatay na talaga si White. Par, lista mo na yan. Aabutin at aabutin talaga. And Fate Jack, delikado rin siya dito. And what the fuck? Easy na. Dahil na. Mas bigla yung packet loss, mga kaibigan. Umabot ng 79. Ito na mahirap sa China. Ang mahirap talaga dito sa server na ito. Kalagitnaan pa talaga nagbobobo eh. Pero ayos lang. Ayun na, nag-overgrowth na. Patay si Ame, pare. Eagles. Eagles ang malabon tags dito. Naka-BKB na si paring Yang. Nako! Andiyan na sinating to si. Nakita ko na to, Paps. Maka-cancel kaya? Ano, wala silang pang-cancel. Ilan ba si Swaving Net Connection? Di. Nakita niya naman yung ping natin, guys. 320. Dahil na server course. Ayun na, puta. Matyok na naman ang ano. Taboses na lang natin. Okay, nag-gumit ng skill si Cinti. Sharpshooter, may nahuli sila dito. Viper. Tatama kaya ang sharpshooter, mga kaibigan. Abangan sa susunod na kabanata. At tumama naman, pero hindi mamamatay si XM dito. Parang slam dunk ang galawan natin ngayon. First 10 kills, nako. Medyo kinakabahan pa ang mga kabado. Nakakabahan pa mga Betlogs. Ah, mga Betlords pala. Sorry. Wala na ang sound, oh. Wala na ang sound yung palo, eh. Paano magkakasound? Wala namang binabato yung NP. Ito, ah.
Napakatindi talaga. Wow. Para sa akin, hindi Southeast Asia ang worst server eh. Naku puta! Kailangan nating gumamit ng pinagbabawal na jutsu. Hindi pwedeng hindi tayo, hindi natin mapapanood kung paano nila babalagbagin to, ha? Hindi ako makakapayag. Eto na guys, wag na kayong umalis dahil andyan na. Okay. So, wala nga lang tayong in-game sounds, pero okay lang yan. Wag na kayong maging maarte. Sabay tapos na. 31 minutes in. Okay naman ang kanilang galawan dito. 11:15. Aba, mukhang lumalamang ang ano, ha? Lumalamang ang BG Gaming. Okay. Tagger na dito. Gana na rin yung kanyang item. Parang umina yung LGD or hindi lang talaga nila siniseryoso. BKB, kanya-kanyang kulasan with the BKB coming out from Mr. Young, mga kaibigan. Wala sila makahuhuli dito, pero uy, higa na. Ah, patalsik pa. Pero hindi nila makahuhuli yan si Cynthia. Meron pang isang church yan eh. Ayun na nga. Si Phoenix pala. Nako po! Tapos ka dyan, Repa. Oh, panis! Masyadong ginalingan, par. Pero si Cynthia pa rin na nahuhuli dito, mga besi. Si Cynthia pa rin ang inabot ng tama dito. Pero 4K net worth lead for the side of PC Gaming. Things are looking good as at the moment for their side. Roshan natin mabubuhay na. Roshan number 2, 30 seconds. And pwede mag-contest naman yung side ng ano dito. Ang PSG LGD. Meron naman silang pan-check dyan. Meron naman silang mga nature's all dyan. Meron silang mga chikiting killers coming up from Nature's Prophet. Meron din silang dive na pan-check din, syempre, for the Rosh Pit. Four-man smoke! Naiiwan sa CNG sa Dakbuhan. Rewind mo, boss, sa 20-minute mark. Walang rewind to, wish. Sakto-sakto. May rewind ba ang ano? Wala, walang rewind dito. Sa Facebook, meron eh. On last clash na ata ito. Inaisikan lang sila, mga kaibigan. Hindi na rin nag-contest ng defense yung ano dito. Hindi na rin nag-contest ng Roshan. Ayan na, may shard na yung Viper. Dito na ata sila mapipinish, mga bes. Ayan na, na-chokchak na nga si Mocha. Laka! Wala, batay sinating to say dito, par. Galing ng ginawa niyang doon. Basag din yun. Lako na! Huli pa! Wala, mapapalaban sila dito, pare. Tapos, ang boxing. Okay, Shao mag-ghost down. Pero, grabe yung sustain na nabibigay kay ano. There's the overgrowth. Di makakapalo dito. Glipnir to follow. Fate Beyond Delicado. ZenQ going in. Bushwhack, wala mahuhuli. At lalaban si XM dito. Nether Toxin. Buyback coming out from Nature's Prophet XM. Oh no, patay yung NP. Hindi na nga tawag to. At ayun na nga mga kaibigan, tinawag na ng Bill. Ako, LGD. Ganun na nangyari sa kanila. EJ Gaming. Kinabalagbag ang LGD ngayon mga bes. Paano ang Dota ng LGD? My good. Lang pala, doon sila nag-GG. Ang bilis ng laban, no? Hindi ko alam kung nagpapapera lang bang LGD. O, oh, ganun talaga ang laro, eh. Hindi ko alam, guys, ha? Kasi ako, talagang naniniwala ako sa 3-2. Hindi lang sa, ano? Hindi lang sa, ang tawag dito? Hindi lang sa LGD. Kasi ito, subok na talaga itong team na to, eh. Tingin ko, baka humina rin talaga sila. Usually, hindi nga nagbago tong lineup nila eh. Ganito lineup nila last patch. So, hindi pa sila naglalabas ng mga bagong heroes dito for LGD. And, tingin ko, nagtatago lang ng strategy ito. Kasi, actually, basic lang naman sa LGD kasi makapasok sa Arlington Major eh. Kahit hindi nila seryosohin to, top 2, top 1, top 3, pwede nang makapasok dun eh.
Siguro mas nakatingin sila sa bigger picture. Baka sa TI sila magwala or hirap kasi LGD kasi consistent kasi tong LGD pagiging top 2 eh. Nila talaga mag-champion dapat. Wala nang tago-tago, talagang labas na lahat ng ilabas. Ganun din makikita rin naman ng mga fan team 'yan eh. Pero syempre advantage pa rin 'yon. Pero BG Gaming gets game number 1 mga kaibigan. Congratulations. Pero hindi pa tapos ang laban natin. Meron pa tayong game number 2 and that will start mga 5 or 8 minutes para sa ating Dota 2. So, nood-nood muna tayo ng konting Dots dito mga kaibigan. Sino man naglalaro? Ito, si Sumail, no? So, Dota, si Sumail. Napanood din natin si Sumail. Nagmi-Winter Wyvern mid. Eh, nung tour 2, 11-1 niyang mga yan. Kaya nga eh. Pero bagong update. Boss Jet, any update? Kailan labas ng Battle Pass? Wala rin akong idea ni Kotoel Almonicar eh. Siguro, next month, first week. Yan ang pinaka... Ano dyan? Saka maano. Ay, kalaban niya si Topson. Oh, ba to? Si Topson to. Yes. Nalaro si Topson. Ano? Totoo ba to? Si Topson to? O loko-loko lang? Ata loko-loko lang ata eh. Okay guys, BRB. Papalamig muna tayo. Ay, init masyado. Wonderful.
Last ni Sumail ah. Nasa pub game ah. Galawang hudas din siya ah. Okay. Nod lang tayo ng konti guys para sakto pag nag-start yung drafting. Or pwede nyo rin panoorin tong ano, on game ngayon, which is Nemiga. Ah, wala. Natapos na rin pala. Eto. Patch. Wala pa yata itong patch ni Stormstormer eh. Pasag parlay ko, baka 2-0 din to gaya ng Aster Hayop. Baka. Pag BNCE, si Thompson yan. Ah, walang guild si Thompson. Kanina. Wala. So, peke pala yan. Talagang ano kayo, ha? Balang-balo kayo, ha? Stormstormer. Ito. Badge. Taka na, halimaw si Dendy mag-badge, eh. Kung Dendy is back na ata talaga, eh. Halimaw mag-badge si Dendy. Nod muna dyan kayo guys ah. Wala pa naman eh.
to it. Okay guys, what's up, what's up? And ito na. Napalaban na ulit. Well, ayun guys, welcome ulit sa ating game number 2 between BC Gaming versus LGD. Grabe, yung matuto-zero na yung EBG Gaming tong LGD guys, ha? Baka mamaya, matuto-zero talaga. Naku po, tapos talaga. Dota. Marami na namang naluging kawawa talaga, mga pumusta. 2-0 LGD. Diyos ko po. Ginis talaga ang Dota agad. Di man lang lumaban. Di man lang nalaban yung pera. Kawawa talaga sa'yo, sir. Tiny! Okay, so Tiny first pick for the side of PG Gaming. At sa mga bagong pasok dyan, mga kaibigan, hello.
Magandang magandang ano sa inyo lahat. Magandang gabi at sa sana ay nag-food trip na kayo, ano? Mga nakapag-food trip na diyan. Hello. Nakapag-dinner na. Magandang magandang gabi sa inyong lahat and happy eating. What's good into the hood? Sa mga repa pips natin diyan. Paano nanalo yun, boss? Eh, nachuk-chak sila eh. Tsaka lineup wise naman kasi, labang ang BG Gaming doon. Pagdating sa lineup, lamang talaga BG doon, guys. Medyo weird yung lineup ng LGD. Nung game number 1. Pero tingin natin, eh, meron pa naman tayong game number 2 or pwede pa naman makabawi or makapag-adjust ang LGD, di ba? May chance pa silang jumuk-chak. Hindi pa naman sila talo agad. So, possible na mag-game number 3 pa to. Diba? This is very, very good. Siyempre. Mas matagal, mas maganda. Tatlong series tayo ngayon, guys. Ha? Sa mga tatambay dyan, meron tayong One Move versus Rune Eaters pagkatapos na itong laban na to. Tapos pagkatapos, although hindi siya magagandang laban, pero mapagtsatsagaan na rin naman. Mapagtsatsagaan na rin. One Move versus Rune Eaters. Tapos pagkatapos dyan, Mind Games versus Bet Boom. Ayun, medyo maganda yung last series natin. Kaabang-abang. Okay, so Nature's Prophet for the side of PC gaming. Mukhang tuturuan nila kung paano mag-NP ang LGD. Pero eto, medyo matindi yung first two picks ng LGD dito, mga kaibigan. Talagang crowd pa sa crowd control yung kanilang first two picks dito. They have Winter Wyvern and they have Nature Death Prophet. So, yung isa Nature's Prophet, eto, Death, no? Propeta ni Kamatayan. At yung isa naman, propeta ng mga halaman. Labanan ng propeta to, par. Tapos talagang Dota pag nagkataon. Ayun. Down to 6 hours na lang ang ating stream. 6 hours to go, homie. So, Pac, MK, Beastmaster, wala na dito for game number 2. Viper din, wala na rin, no? Marcy. Okay. Wala na rin siya dito together with Zeus. What's up kay John Christopher? Uy, kay Renz Pasculado. Salamat sa pag-follow sa Facebook page ng Boss QQ. Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-share dyan, guys, like and i-share nyo na rin yung ating Facebook live stream. Para gana naman. Follow nyo na rin yung stream ni Boss Q. I mean, yung Facebook page ni Boss QQ. Ano ba standing ng IG? Parang gana rin nata standing ng IG ah. IG? Ay, Division 2 pala yung IG. Lakas yun pag ganun. Nasa taas yun, panigurado. Ay, walang ano. Ben will be run it. Entirely must public. Public level. Walang ano, walang record yun Liquipedia sa DPC ng Division 2 sa China. Pambihira. Impossible. Pero etong Division 1 nila, ang nangunguna ngayon dito is RNG ha. Which is hindi naman nakakagulat kasi malakas naman talaga to sila Kaka to eh. Ang dating kapitan ng dating captain ng IG, si Kaka. Diba? Chalice, nandito rin. Si Somnus. Xnova. Actually, parang hybrid ano to eh. Hybrid LGD. Ay, hindi. Paano ba yun? Paano ba yun? Parang old school na LGD itong RNG ngayon eh. Yung apat or tatlo sa kanila. So, yung position 2, 3, 4, 5 nila, sobrang subok na. Pero yung position 1 nilang, ano dito,
pang hindi ko alam ah. Ang pangalan niya is hindi ko magets pero taga Malaysia siya. Ang mga team niya is GXR. Itong mga team niya ito. GXR, Team Oracle. Actually, kilala yung mga... Ito hindi magtagal, ikikrin to eh. 496. Lakas yung recent team. Saan na ba si FY? Si FY nasa IG si FY. SK. Wow. Wow. Sobrang ganda ng picks ng LJD dito. Pambalog buga na, mga best. Eto na yon. Winter Wyvern, Death Prophet, Sun King, mga kaibigan. Tapos talaga, Dota mo pag nahuli ka na ito. Pwede ka nang bumitaw sa keyboard pag na... or sa mouse. Epicenter yan, igang banig. Tapos meron pang outlom na hahabol sa'yo. Papalamigin ka muna. Winter's Curse muna. Bag. Pag napalamig, merong epicenter. Tapos Baron Strike, Exorcism. Naku po. Yuyug-yug ka na, minumulto ka pa. Pero Queen of Pain will be the third pick for the side of PC Gaming. Aba na rin yung Dawnbreaker natin dito. Team Verso, wala na rin. Void Spirit together with the Pugna. Para sa ating game number 2. Let's see. Oh, guys, suggest nga kayo ng mga magagandang movie dyan. May nasa-suggest ba kayong magandang movie? Kahit mga sci-fi movies or kahit mga classic action, mga ganun. Kahit anong genre. Wag lang horror. Hindi ako siya, nabuburingan kasi ako sa mga horror. Saan na ba si FY? Nasa ID best. Okay, salamat sa 153 nag-like na ng stream natin. So, Pudge! Yung kanilang magiging pick dito for the side of LGD. This is very, very good. Especially meta ngayon yung Pudge, no? Pag nakapag-aganim sa Scepter yung Pudge, talagang kakainin ka talaga ng baho na ito. Talagang maabutin ka talaga ng horot, eh. Alam mo, yung isa, yung upgrade ng Hood of Pirates, book type. Eternal Hood pa yun. Anong tawag doon, guys? Alam nyo ba? Eternal yung isa. Kasi, pag napag-Hood of Defiance ka, upgradable lang siya sa dalawang item eh. Yung isa, Pipe. Pipe of Insight. Hindi ko lang alam kung, ano. Kalimutan. Eternal Shroud. Oh, sa tama. Salamat, Boss Carl. Taas ng pick rate ng Pudge ngayon. Oo, medyo nasa meta kasi siya ngayon. Talaga. Sobrang kunat niya. E-Shroud pala. Tama. Hindi ka mawawala ng ano. Pag naka-activate yung pag pinalo mo, babalik din yung ano. Tsaka maganda rin kasi merong parang spell amplification din nata yun. Pero ang hindi ko lang alam dito sa Pudge, kung mataas ba yung win rate niya. Pero yung pick rate niya mataas to. Totoo yung sinabi mo, Boss Kenneth. Pero ewan ko lang sa pick, sa win rate ah. Baka hindi siguro nagpapantay. Kasi depende kasi talaga sa ano eh. Depende talaga sa galawan kasi talaga eh. Pero tingin natin, dahil tingin ko magiging carry naman tong ano nila, carry naman tong Pudge nila or gagayain ba nila si Dendy na minimid yung patch? Meta ngayon. Ang lakas ni Dendy mag-patch talaga. Hindi pa rin nawawala sa system. And kumbaga hindi pa rin natatapon sa baul yung pagiging patch lord niya. So Beast Bro, Brewmaster, sorry, for the side of PC Gaming, pang-control lang dito sa patch natin para makite. So, gana rin yung iniisip nila dito. Meron silang Wind Ranger. May Pudge. Yep. Pwede rin yung Pudge kasi ngayon. Pwede mo naman gawing carry. Pwede mo rin gawing mid lane eh. Tulad ng ginawa ni Dendo. Eh. Mid lane Pudge. Pwede mo rin gawing support yan. Pero hindi siya magiging ganun ka-effective. Pagdating sa team fight. Kasi wala namang magagawin yung support Pudge. Kundi manghook lang ng manghook eh. Spell lifesteal boss, hindi spell. Ah, spell lifesteal ba? Ayun, maganda nga yun talaga. Spell lifesteal. Kasi lagi lang naka-on yung ano mo eh, no?
Lagi ilan na on yung rat mo pag naka-ganims ka na eh. Nakapagpababa pa ng lifestyle yung rot mo pag may ags ka. Parang ayobs ka, di. Laki pa ng bilog pag mataas yung level mo. Early to mid po si Patch. Dapat mabilis matapos laro. Yun, early to mid. Galawan. Kaya ganito rin siguro yung set of heroes nila. Kumuha sila ng Death Prophet for objective. Sun King for big burst. Siyempre, pag sa early, di ba? Ito, may doom din sila. Pang-check dito kay Brewmaster. Dami pwedeng makakontrol dito eh. Brewmaster, pwede lang kontrolin yung Pudge. Pwede lang si Nature's Prophet. Tamang ano lang din, di ba? Tamang Sprout lang. So, tingin natin. Sa galawan talaga magkakatalo dito. Pero lineup-wise, think ko match naman siguro to. Or pabor sa LGD. Parang ganun. Kasi meron silang doom pang-counter kay Bro. Pero hindi naman 100% sure na mabibitaw ni Doom yung Doom niya eh. So, talaga. Pero para sa akin, parang kung merong baga full scenario, pag na-Doom kasi yung Brewmaster, 4v5 na laban kagad eh. Pero ang daming pwedeng mag-control kasi sa patch. Meron pa tayong Windranger dyan, may Nature's Prophet, Tiny. Lang din. Tingnan na lang natin kung ano magiging galaw nila. Galawang Hudas. So, let's go. Okay. Alas bago mga players ng BG Gaming. Sakto lang. Okay. So, ito na guys. Game number 2 para sa ating Best of 3 series, mga kaibigan. What's up? What's good? Uy, kung doon ang pagkaka-balance. O, di ba? Si Pajanga unang mabibigyan dito. Ano yayari sa LGD? Ba't ganito sila mag-dota ngayon? Parang wala sa sistema. Parang kinain sila ng sistema, mga kaibigan. Shoutout kay Wilfred, sana tumagal bitin kanina eh. Oo nga eh. Kahit siguro mga 40 minutes lang. Pero nakaready na rin naman yung Twitch natin kung sakaling tumanga na naman ulit, no? Ready naman na tayo dyan. Nabitin daw kanina. Shoutout kay Eugene Adam Taya. What's up sa'yo, buds? Kay Nini Lee Win. Salamat sa pag-follow ng ating Facebook live stream. First 10 kills now for the side of PG. Well, mas maganda naman yung lineup nila pagdating sa kills dito. Mataas yung kill potential nila. Dami nilang pangkite eh. Avalanche toss, power shot. Tapos meron pa silang ano dito. NP na makakapag-teleport kagad into certain area. Anong standing na boss? 1-0 na for the side of LG dito lang. For the side of BG Gaming. Nakakapanibago eh. Sa ganda sana ng laban kanina, bitin lang. Oo. Kasi pasok na sa TIA yung LGD. Hindi rin naman. Kasi, syempre, importante rin naman yung paparating na major. Diba? Well, kung tingin nila, eh, mayaman na sila. Hindi na nila kailangan ng pera. Or, eh, mahirap kasi yan eh. Pag hindi mo siniseryoso eh. Syempre, malaking pera din yung mapapanalo nila sa major. Tsaka DPC points, diba? Sino nanalo game number 1? BG Gaming, basic. Nanalo ang BG Gaming. Pero sa mga bagong pasok dyan, ito, pakilalaman na natin mga kaibigan. For the side of BG Gaming, we have Erica or Puyoyo para sa kanyang Major's Prophet. XM Queen of Pain, Young Brewmaster, Shaman 1-2-3 para sa kanyang Tiny. And hindi ko kilala itong Windranger nila, pero meron silang Windranger. And for the side of LG Demand, we have Ame for the Pudge. Nothing to say, Sun King, Fabian, Dead Prophet, Q, or Zincute para sa kanyang Doom. And lastly, we have Y para sa kanyang Winter Wyvern. Kahit magpa 0-10 ba yan, TI at TI pa din resulta niyan, truly. So, ayan, malay mo, eh, business is business din pala. Pero tingin ko, hindi naman aabot sa sukdulang pagkabobo yung LJD dito. Eh. Kumbaga, safe pa rin sila. Siguro mga top 1, top 2, top 3.
papasok sila. Papasok pa rin sila ng major. No? Baga, baka nag-hide lang ng strategy to. Actually, alam ko meron pang minor patch na paparating eh. Kasabay nung battle pass or I think major siguro, major patch. Pero merong patch na paparating ulit. Siguro yung mga rework ulit na papasok. Oh. Kaya siguro, baka... And then, hindi rin seryoso. Enter, there's the toss. Nice kill once again coming out from Shaman 1-2-3. Medyo mainit yung Tiny Airlines natin, mga kaibigan. Ano bang airline sa China? Mahirap kasi basahin eh. Sa'yo, sa Dubai kasi, Etihad, di ba? Tapos Emirates Airline, mga ganun. Dito, Cebu Pacific Air Asia, tapos Philippine... Ayan. Ano ba eh? Philippine Airlines. Di masabi, boss. O, di nga, mukhang di nagsiseryos sa Tundra eh. Oo nga, tama. Pusing. Pare, medyo kakaiba ang tingin ko dito, para. Medyo tagilid ako sa ginagawa ni Kuya mong Ami. Para napakadaming creeps dun. Hindi ko alam kung saan niya dadalhin. Pero hindi sumunod sa well yung creeps na yon, mga besi. At bottom lane naman, tingin ko mga... Makakapag-farm na maayos si Poyoyo dito eh. Ah, paluin lang ni Shama. Oh, sakit. Ang bigat ng kamay ng Tiny talaga eh. No? Napalo lang eh. Partina, wala pang trigger up yan ha. There's the hook. Yangat mo, mabubuhay naman siya dito mga bes. Easy yeah, sustain lang yan. Marami di talaga nakatulog laro kape ng Boom versus Talon. Ano ba nangyari sa Boom versus Talon? Walang ba ng kuryente yung Boom kaya nanalo? Or talagang binalagbag sila ng Talon eSports? Kwento niya man. Kasi ako hindi ko rin napanood eh. Nasa biyahe ako ng mga panahon na yun eh. Pangit performance talaga ng LGD ngayon. Oo, sayang LGD, di ba? Kasi Southeast Asia ang TI eh. Tingin ko napapanahon na sa China para sungkutin ulit ng ano. The International. Pero hindi tayo papayag dyan. Lalaban ng Southeast Asia peeps dyan. Hello, hello, what's up, what's good? Walang iyan slide ni Savage Boss. So, tinarag talaga sila ng mata sa mata. Kumbaga, laban kung laban talaga ginawa sa kanila. Walang internet connection, walang na-DC, walang nag-run out, gano'n. Medyo matibay si Savage ngayon, ah. Kung nakita niya ng kanyang, ano? O, napapakanta na lang si Savage. Ano yan? Nakalimutan. Ah, tatandaan ko kung anong kanta yan. Arrest right? Uy. Ito lang dyan. Naku, patay. Nice, Blink. Ulit, nag-aagawang pa sa lasit, ah. Magaling Talon, boss. Mainit ang Talon ngayon. Tingin ka rin talaga. Wala eh, binigyan ba naman ng first game Polaris eh? Talagang makukuha kaagad nila yung bitaw nila. Eh kung binigyan kaagad sila ng Boom eSports, di ba? Eh di na-depress sana kaagad ang Talon eh. Wala sanang masabid-sabid siya. Are pressure pa, di mapalo ni Jack Boys. Ah, nahirapan talaga sila sa Slark. Pero madali lang kasi counterin yan talaga yung Slark. Kuha ka lang ng mga lion, ganun. Pag na-hex mo agad yan, patay ka agad. Lambot lang naman. Yan lang isa sa mga pinakamalambot na carry. Pero there's the avalanche toss. Kaya nga lang, hindi mamamatay yung patch doon. Ito yung Arctic Burn natin. Pwede pa tayong mag-shackle shot dyan. Coming out from Wind Ranger. Okay, that's good. All according to plan. Epicenter. Oh my God, homie. Blink out, hindi na gumana yung blink niya dun. Sinalubong niya yung kamatayan niya. Nice wards though. Coming out from the side of LGD. First casualty for the side of PG will be Queen of Pain. Tamang titake over muna si Wind Ranger dito to get some XP and gold as well. Lakas ng Talon. Tingnan natin. Siyempre, well, malapit na rin naman magkaalaman yan. Tingnan natin. Iwan ang tatrabaho sa kanila. Kumbaga, ayun talaga, merong ano yun ha. Hindi ko masasabing merong beep, pero parang meron talaga.
Pero parang meron talaga silang ano, samaan ng loob. Siyempre, Gabby Savage. Eh, yan galing yung si Gabby sa Talon, di ba? Si Savage naman, galing T1. Naging Godra naman. Tingin ko mainit si Savage eh. Patay ka dyan, Bambi. Ay, na sinasabi ko sa'yo, Sir Chip. Ako po, nagpalamig ka pa dyan. Hoy, yung ginagawa mo. Interblast para sa slow. Wala, patay ka. Pinana siya ni, ano dito, part ni Tangled. Pinana siya ni Tangled. Last mang gago ng Mars, eh, naka-refresher. Problema sa T1, dati siguro hindi sinasabi siya. Sobrang lakas kaya ni sabi. Hindi ko masasabing ano eh, sobrang lakas ni Savage, kaya lang sobrang bad trip din gumalaw ni Savage talaga eh. Yung mga obvious na position na tatalon yung kalaban, dun lagi siya pumapete. Ang offlane kasi hindi talaga basta-basta eh. Lagi mong makikita ang durog ang offlane, pero last season, talagang laban at laban si... Siya ang pinakamagaling mag-offlane last season sa Southeast Asia. Yung parang last TI. Si KP MVP nun, boss. KP MVP. Mars. Although trabaho naman talaga nila, boss, yung magpakamatay para sa carry. Pero, yan nga, nagiging nonsense yung pagpapakamatay nila kay Savage pag tumatanga si Savage sa pwesto eh. Attitude lang si Savage kay Ate Nagal. Siguro nga. Attitude. Ano, di rin kasi nagkukwento yung si Bosco eh. Bakit nila tinanggal si Savage eh. Kukwento ko sa inyo pag kwento ni Bosco. Baka hindi naliligo. Hindi, joke lang. Hindi nagsasabot. Tirahan pa eh, no? Pero, uy, sobrang sakit ng damage ng Fear Par. Grabe yung Fear Par, Sonic Wave yung tumama doon sa patch. Ano yun? Ito lang kasi hero ni KP, Bro Master at Mars, di pa na-band Mars. Oo, yun ang mahirap. The timing is good for the side of PC gaming and napoporso ko na matuto-zero ata ng video yung LGD, guys. Ah. Ayan, oh. Napakabilis ng galawan nila. Sige, one mo para matuto. Patigas na naman ang ulo to si Wipak. Patay na naman. Si XM na naman makakadampot ng kill. Mahirap to. Eto na, par. Op! Uy! May nahuli pa! Kaya lang, eh. Hindi na nakapag-react si XM doon, mga kaibigan. Eh, namatay na rin si Tropa Pips. Ayan natin. Eto, si Pate Jack. Hinahabol niya si Tito Moyang dito, mga kaibigan. Boss, ano yung third skill ni Pudge? Third skill niya is tatahiin niya yung sarili. Hindi, itong flesh lip. Yan. Magkakaroon siya ng damage block, strength bonus. Dadagdagan. Pag binindot mo, sobrang kunat niya pag pumasok. Malakas talaga si Savage ka sa may mga sariling decisions sa hindi gumagana kaya nagre-resulta sa miscom. Oh, mga ko. My sense. Balikan natin. Tayo yung magnilay-nilay sa mga panahon ni 23 Savage dito sa T1. Actually, ako nagagalingan ako kay Savage. Ha? Individually. Pero, paglabanan na ng galawan, yo. Oy, grabe naman yung ikot ni Shoma doon, pare. Grabe. Ang bilis maglakad eh, no? Ayun na, inabot na. Na, sure ball na to. Pwede na iwan to, Pops. Post back mo. Ayun. Okay lang. Wala, mapapat. Ay, sayang. Nasunog sa dagat na agat ang apoy, par. Yung AM ni Savage, boss. Pag mga bidusa lang, basic lang eh. Kasi pag ginaw talaga yung Medusa, pag carry ka, mapapa-full commit talaga yung kampi mo sa'yo. Pero yung mga mamatay ka, nagpa-farm ka lang, yun ang medyo nakakalungkot. Lambot.
pwede to. Pwede to. Nagdalawang isip ka pa kasi. Hindi mo na lang ibitaw, pare. Kailangan mo mag-cobra, hindi buwan loob mo. Cobra plus kape. Ay, nakadoy. Dalawang iisip pa. Namatay sana sa kagat ng poison mo. Solo kill niya para. Mainit si Tito Yang ah. Oh, yun na. Doon pa si tropa. Pero delikado si Nature's Prophet dito. And NP goes down. Susubukan nalang patayin si Fate Jack dito. Or nothing to say na lang siguro ang kanilang magiging... Okay, there's the toss. Patay si nating to say hook. Makakapag-bling out pa naman si XM doon. So 10.5% kills will go for the side of PG Gaming. LGD. Kailangan makapag-farm ni kuya mong Ame dito. This is very, very new. Nag-Vanguard yung patch natin. Ngayon ko lang nakita itong Vanguard build for patch. Matagal-tagal na. Usually, diretso talaga ng ano to eh. Ng Aghanims. Joke-joke na naman, Boss Jet. What's up sa'yo? JR Navarro, Roberto. What's up? What's good? Tanggalawan natin dyan, Paps. Paas ba tayo dyan? Yung mga hindi ba nakakapag-like, mag-like na kayo ng stream natin. What's up sa inyo? Binabati ko kayong lahat. Magandang gabi. Yan. Pagkatapos na ito, Europe, ang labanan natin. There's that Baron Strike. Ken, mapipita si Shama. Parang binigyan ng libreng kill yung ano, ah. LGD doon, ah. Pero duda ako dito. Tingin ko, gigame 3 talaga to. LGD pa. Diyos ko po. Pag hindi nakabawi. Bakit yung bombas? Wow! Tulong-tulo! Yun ang maganda sa'yo, XM. Hindi ka na nagtatatlong isip. Pwede pa nilang patayin to. Ako po, eh. Napunta-peting na corner na dito. Si Winter Wyvern, mga kaibigan. Oh, sus. It's gonna be 2 for nothing trade. Kundo nung pagkaka-ulti ni XM doon, talagang inabot. Kumbaga sa purok uno sumigaw, purok 20 inabot ng tonic wave. Kailan laban ulit ng T1? Sa June 22 pa laban nila, 3 days from now. Kalaban nila SMG. Rosha natin available. Pwedeng subukan ng BG kung kaya nila, pero I think hindi nila kaya to, walang papalo sa kanila. Nature's Prophet, kailangan niya pang mag-farm. Ay, hindi. Kaya pala nila. Meron pala mga alaga ito si NP. Pero matagal nga lang. Oh, pwede mamatay siyang dito. Parang, ayun na. Nasinasabi ko. Doom. Nice one. Pwede nang yan ito. Alista mo na. 12-7. 15 minutes in. And ano pa ba ang ginagawa natin? Mag 15 minutes, syempre. Item check malalayan. So, Erica dito or Puyoyo, meron na siyang Witchblade. XM naman dito, Claymore. Build niya dito. Ano bang build ng pag... Orchid? May Claymore na pala yung Orchid. Ngayon ko lang nakita yan. Ah. Yang naman with that Spirit Vessel. Malaga at importante na item to. Pag may kalabang kayong patch, lagi niyong tandaan. Spirit Vessel is the key. Para hindi umalagwa yung farm ng patch. Okay, so lagi niyong bilhin yan. Pag may patch... may mga basta yung mga makukunat na mukha ganun Dama dito and Wind Ranger typical item ng mga supports natin may naman for the side of LGD is going for Vanguard and I think going for Agrims na siya dito nothing to say with a Blink Dagger and Force Tap maybe anyang item dito or Yules Fate Bian Yules to panigurado Teen Q with the Hand of Midas and Y tingin ko going for Aetherless yan. Ayun, naka-Orchid na rin si XM, guys, ha? Pwede nang bitawan ng Sonic Wave yan, par! Nice, Baron Strike is good. Here comes the toss. Delikado yung toss na yun, pero patay pa rin si tropang NTS dito, mga kaibigan. There you go. Another easy 2 kills for the side of PG Gaming, LGT. Winawalang yana sila ngayon, mga kaibigan. Pero ito, malapit na for... Aghanim Scepter si Patch dito, but naku, nahuhold up pa nga si Tropa. Yan ang malaking pagkakamali mo. There's the toss. Ayaw nila mag-commit ng N-stalls dito. Ayan na, masha-shackle pa yung dalawa. Oh my G.
Patay ito. Hindi ka makakapag-lifesteal kahit mag-ulti ka. Uy, paluin nyo kayo. I-bait back dito, bar. Uy, na-isolate na. Pinus pa. Pinutas pa. Ano yun? At ganun? Bayad na bayad yung galaw mo doon, pare, ah. Hindi mo na nga dapat tinos. Tinos mo pa. Parang halatang halata yung galaman mo. Uy, trophy pumana si Windranger, par. Mala Robin Hood. Marami nga yun. Ganda ng palitan ng buga doon, mga besi. So, it's gonna be 3-for-3 para sa ating teamfight. Pitaw nila doon, pero hindi na matay yung mid lane ng BG Gaming dito, mga besi. Nakakuha rin naman. Actually, parang parehas lang din naman eh, no? Offlane, no offlane. Ay, hindi. Offlane ba nila itong ano? Okay. Ah, hindi. Nila napatay yung ano. Ay, napatay rin nila. Naman ng power shot. Oh, match lang pala. Oh, ito. Malapit ng ano na ito ni Pudge. Malapit ng Aghanim Scepter. Ah, balance na naman. Uy. Tungo po. Mala Michael Jackson mo. Kaya alam, patay yung Windranger, pare. Inaabot siya ng magnitude 5.9. Yan yung banig. Ah, eto. Nakita ko na to, par. Ang galing. Parang Jerax lang. Jerax mo. Like Jaga. Moves like joke-joke. Okay, magro-ro siya na inside ng BG Gaming ngayon, mga besi. Wala mag-on yung pot. Kalahati ka agad. Wala pang bawas yung mga hero. Partida, dalawa pala sila doon. Pero there's the 3-man smoke for the side of LGD. Mabubutas kagad ni Shama. 1, 2, 3. Patch. Hook will miss. Here comes the avalanche. Oh, nice winter skirts. Tos pala yun. Ako, pwedeng humabol. Sonic Wave, tatama sa apat. Napakaganda naman noon. Tropan joke-joke. Pero naku, there's the doom. Kailangan nilang matras dito. Dahil nakabuelo na. Yung patch, mga kaibigan. Baron Strike Hook is going to be good. Ako, mababasag pa sila. Kumatsok pa bigla ang LGD, mga kaibigan. Pero maganda yung pagkaka-execute nila ng bitaw doon. Kaya lang, hindi nakapag-ulti kasi yung Brewmaster. Hahabol sana ang BG Gaming pag nagkataon. Tagger BKB na lang yung siyang amit tapos ng mga yan. Boy, naman talagang build na itong ano eh. Punch eh. Yung Neon Boss, parang pang-inter barangay na lang. Wala eh. Talagang yun, ayun mga problema kasi talaga pag gano'n. Sayang, ganda pa naman ang lineup nila dati. Yan ang problema pag, ano eh, nag-aibang bansa ang coach. Hindi makukontento yan. Talagang may mawawalan at mawawalan Pinoy. Hindi magiging buong Pilipino squad yan. Depende na lang kung Pinoy yung coach nyo. Yun, talagang mag-i-stay up ng full Pinoy roster yun. Salamat sa 193 na nakapag-like. Ay, ano to? Ah. Prima Smoke for the side of BG Gaming. Daba na sila dito, bes. Papalag naman eh. Yung NP natin, di naman kailangan makapag sumama sa ano niya, no? Pero ako, delikado pa. Patay nga. Route mo na, par. Patay siya. Ay, hindi mag-sprout. May kwelling blade, eh. Hindi niya na sinubukan, par. Alam niya na rin nata ang mangyayari. Grabe bilis ng galaw ni Nothing to Say, par. Pwede mag-buyback yung Nature's Prophet dito, mga kaibigan. Lalaban at lalaban sila. Sonic Wave available. Yes, there is tatama. Pero, oh, mabubuhay pa ata. Nabuhay pa nga. Diyos ko po, kailangan nata mag-buyback. Ah, hindi na. Nando naman yung toss. Eto, par. Hindi na ba-buyback. Makukontrol nila tong patch.
Yes, pwede mag shackle shot ah. Nice one. Pag-away na yung Nature's Prophet natin dito. There's the Avalanche and the toss. Duck! Ganda ng pagkaka-double stun. Pero walang follow-up. Vapian. Susubukan niyang tumagal dito. Pero naku, na spirit vessel na mga kaibigan. Hindi na rin umabot yung Nature's Prophet natin mga best. Hindi na rin siya kailangan. Pero naku, mahuhuli niya ata itong doom. Ano ba talaga, NP? Lalaban ka ba o magpa-farm? Medyo magulo ang yung isip pa. BKB is lucky. Alam, problema nila dito mamaya pag nakapag-BKB na si Patch. Although, paano ba to? Transitioning for damage build na rin kasi yung ano natin eh. Yung tiny natin. So, siguro dito manggagaling yung another damage nila. Kasi kailangan rin talaga mag-BKB na itong NP. Pag hindi siya nag-BKB, makakite lang siya ng makakite or makokontrol siya ni nating to say dito. Eh, yun pang inter-barangay na lang. Napalaro ulit si Chuan eh. Na-stress siguro si Chuan. Hindi na daw talaga lalaro si Abe, guys. Ay. Papayaman si Chuan sa Neon ngayon. Naging player eh. Panigurado, mataas sahod na ni Chuan, guys. Hindi mababasa ano yan. Siguro mga 90 or 80 pataas yun. Na, no? Crap. Mga 80 pataas, yun yan. Ayo? Ayaw ko, di ba sila mag-e-coms eh. Laban na yan, bes. Oy! Teka na. Papalaban. Hook. Hindi rin tatama dito yung hook, mga kaibigan. 22-15. 1K net worth lead for the side of LGD. Patreon. Mauna siya dito. Top lane nila. Binabalagbag na ng mga creeps. Ganda ng ginagawa. Bottom. Galing pagkakaout ni Eric. Ang basag top lane nila dito, guys. LGD, kailangan nilang mag-defend dito sa may top lane. Kasi mababasag to. Ayan ang sinasabi ko. Kulang-kulang sila dito, guys. Walang SK na de-defensa dito, ah. Kakatipi lang ng SK sa bottom lane. Pero yung patch natin, ready na. Ang gagawin ni SK. Wala, mag-aantay lang siya ng ano dun. So, first tier 2. Mawawala na dito. And, LGD, pwede makakontrol yung kanilang outpost dito, mga kaibigan. Good evening, guys. Sabi ni Jason de Ocapo. Good evening. Sabi yung laki ng second skin. Ano? Magandang dalawang hero talaga ang aabuti. Sakit pa ng damage. Sakit. Nothing to say. Okay, na rin si Alipayer. Itong kontra. Sa dalawa. Tatlong Blink Dagger. BKB na rin ito si Batejack. Aganips na siya. So, kailangan niya na lang. Eh, dalawang Batrat of Nature yung nakalagay. Yeah, oh, excellent. Ah, sayo. Pero dalawang primal split. Dalawang Tito Bikin Joey yung kanyang pwedeng maibitaw dyan. So, oh.
Sobrang yung damage doon. Bonus damage, 100 radius doon. Itong health regen din yung masakit sa kanya talaga. Ay, yung regen reduction. Kaya parang ayop gathering talaga pag kinakaka na itong run. Or turn off your camera, dog. The fuck up, homie. Dog-dog ka pa dyan, ha? Bossing, sino yung bata sa likod mo? Walang bata dyan sa likod. Pero, here comes the four-man smoke. LGD. Kitang-kita sila dito. There's the Gale Force. Yan, makakapag-commit siya ng ulti. Pero wala sila mahuhuli dito. Lagay lang sila ng detection. Nangaaning ka na naman. Away. Hindi naman ako natatakot sa mga ganyan. Identity ward na rin sila dito. Roshan natin will be up soon. 30 seconds para sa ating Roshan number 2. 22:15, 27 minutes in. Going for 28. 1K pa rin ang kalamangan ng LGD dito. Orchid Lincoln. Talagang di mo na mahuhuli si Queen of Pain dito, Bessie. Malalaban sila. There's the Avalanche. Lincoln mapapasag. There's the Doom. Di na kailangan ibitaw yung Doom. Epicenter will connect into Mr. Tiny. Shackle shot. Pero patay pa rin si Tiny Tony dito, mga kaibigan. It's gonna be 2-for-1 trade in favor for the side of LGD. Yang, pwede mo siyang mabalubal dito. There's the stun. Yang, patay din si Yang dito with a barrel strike. Shackle shot. Exorcism. Ito pa yung route natin. Ulti, pwede niya pang ibitaw. Ah, wala na pala siyang ulti. Kaya lang, what a great hook coming out from Ame. Gitnong gitna. Grabe yung LGD. The comeback, mga kaibigan. Ay, mabubuhay pa eh. Beautiful. Tamang sila ng 4,000 dito. Parang, kaya lang, gulo kasi ng laban nila eh. Dapat dito na lang nila sila, dito na lang sila nag-contest sa Roshan. Ganda pa naman ang mga skill nila. Meron silang Gale Ball. Mga nature link sila. Meron pa silang Cinder Brew ba tawag? Cinder Brew. Hindi rin napakomit ng Roshan yung LG. Alam rin nila na medyo matagal and pero kaya naman siguro nilang patay. Elven Tuning. Yun. Ibigay nila sa ano? Hindi makukuha pa ng ano to. Ako, nakakuha pa ng BG. Ano nangyayari? Ba't gano'n ang Dota? First. Nako! Ganda ng pagkaka-orky, tropa. Gale Force. Mapapablink dagger out yung punch natin doon, pero ganun. Hindi pa nakakuha ng Aegis. Parang binawasan lang ng LGT. May double di pa dito. Nakakuha pa ng Pepsi Blue si Queen of Pain, mga besi. Gana, ha? Ito, nakakahabol. Ito rin masakit dito kay NT. Masakit din sa ulo to pag nag-level 20 to eh. Hindi ka talaga makakapag-out sa Sprout eh. Scripted yung laro na yan. Kanina pa yan. Nasa pick na. Nasa pick ba? Tingnan natin. Pero sa pick naman, okay naman yung pick ng LGT ah. Nasa meta. Gumagana. Tamang sila sa late game. Pag nagkataon. Okay, wala masyadong physical damage dito sa BT Gaming. Medyo tatagal yung punch when it comes to teamfight, especially pag nag-overwhelming blink na yan, BKB. Tingnan mo, antisente naman tong game number to, pero ewan ko lang. Ewan ko lang, ha? Tayo nanonood lang naman at nakikibalita sa mga spekulasyon. At nanlaro dyan sa China. Grabe kayo, ha? Ako, minsan lang naman ako nakakakita. Pero LGD kasi hindi ko alam eh. Parang hindi ko iisipin magtotrow ang LGD para sa pera. Pero ewan ko lang. Siyempre, mga Chinese business-minded persons yung mga yan.
Mautak pa sa mautak yan, guys. Manalo matalo sa DPC, LGD pasok pa rin sa TI. Truly. Main 419, 2K net worth lead for the side of LGD. Pero ito, Aegis advantage. Sa side ng BG Gaming. Dito malakas ang BG, guys. Sa pagkuha ng objective. Dito sila malakas kasi meron silang NP. So, yan. Betting site sponsor. Sarap na mga tumaya sa BG, no? Kung sakaling matusiro nila tong LGD. Wala rin natang defense ang paparating dito for the side of LGD intro bottom lane. So, tingko, baka mabawasan ng malaki-laki tong tier 3 nila. Pero hindi, nandito na si Pagan. Pa-clear sa creep wave. Dalawang creep swarm lang naman ang kailangan niya dito. Top lane naman natin. PSG LGD trying to show up yung kanilang top lane dito dahil ganun rin. Basag na rin naman yung tier 2 nila, no? May top lane. So, pag nagkamali sila dito when it comes to the clash, pwedeng mapasag yung dalawang gilid nila. Lineup ng BG boss. Yung pa rin naman. Na siya ma 1, 2, 3. Poyoyo. Y. Okay pa yun. Ah, hindi. Si ano pala. Yang pala. Tsaka si XM. XM, we got it all for you. Ito na, par. 5-man smoke. 5-man ba to? 4-man. Ako yung... Alam na alam yung kalam. Ayun, yun, 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 yun. So, yun is... Pari ko. Balan sila dito. Show bullet ng top lane. Tapos, pag nag-show ng... Healing na taas na eh. Dapat na yan, par. Sayang, dapat ito kinuha niya para walang blind spot dito. Nasayang pa tong puno dito. Pwede sila maglaro dito pag nag-abol yung LGD eh. Ito pinasag niyo. Kaya, ito. Mali mo yun, pare. Basta-basta ang nagpapalabas ng mga itik per epicenter. Naku, wala makuhuli dito. Delikado pa si tropa. Grabe yung follow. Sonic wave. Opya! Naku, nahuli yung bato. Oh my God! Easy breezy. Naku, nakakait na nang nakait yung punch, mga kaibigan. Sobrang sakit ng palo ni Nature's Prophet dito. There's another one. Will go down and apat na hero ang mamamatay dito for the side of LGD. Holy shit. BG Gaming, so strong. Ano nangyayari sa LGD? Naku. Good evening, boss. Happy Father's Day to all. Uy, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay niyan. Happy Father's Day sa inyo lahat. Oh my G. Oh my goodness. Ginawan chuplet. Punch carry. Pinalambot ng baka, mga kaibigan. Hello. Kung perfectionist ka, medyo kaduda-duda yung ginawa ni tropa doon. Dapat ito talaga ang i-call mo eh. Tsaka ito. Para mawalan ng blind spot. Pwesto ang LG. Pero at least, kahit papano, kahit ganun na nangyari, nanalo pa rin ng BG Gaming when it comes to that engagement. At walang buyback yung yung ating SK dito. Dalawang range or dalawang melee barracks ang mapapasag. There's the Winter's Curse. Pero masyadong makunat. Nice Doom. Patay na si Mukha dito. There's the Avalanche. Pwedeng lumaban si Erika ng paluan dito or Poyoyo ng paluan. Napakasakit ng damage. And, oh, power shot. Patay. Epicenter. Ooh, beautiful. Ang sakit naman nun. There's the Avalanche and pwede na atang itawag ulit to, mga kaibigan. What a play. BG Gaming. There's that another refresher, pero there's that flash ba? Ay, bumubo yung ano. nabubo guys, nabubo. Naku po, limang hero. Patay, pwede mag-buyback. Teleportation technique. Ayan na, par. Naku. GG. Pwede na itawag to. Kupo. Oo ba to? LGD, tinutusiro ng BG. My goodness. Yan ito. Tinusiro sila ng BG Gaming, guys.
Oh my G. Paru-par G. What the fuck? What the fuck na lang talaga masasabi mo? At parang sa LG, di ba? Tungo longers bigla. Ano ba yun? Ano masasabi nyo dun, guys? Ako, medyo kaduda-duda yung galaw ng LG. Pero, syempre, hindi mo rin maaalis kasi sa team na biglang lumakas after the patch, eh. Marami talagang humihinan team at lumalakas na team after the patch. Siguro, eto, tinamaan ng LGD. Siyempre, hindi rin LGD pa rin kasi ito. Parang kaduda-dudang ganun-ganun lang sila, eh. Pero wala na tayong magagawa dyan, mga kaibigan. And that's it for that game or that series. What's up kay Jonathan Jenkins, Boss Jet? What's up, kakatapos lang manood ng NNK stream. Anong NNK? Wala mo yun, ha? Salamat kay Jinx. At sa lahat ng mga nag-share dyan, yung mga hindi pa nakakapag-like bago lumabas ng classroom, like nyo muna yung stream natin. Pero, yun, nanonood lang muna tayo ng konting goats dito. Konting pub game. Carl Santino it is. At pag umabot ng 2 hours tong live natin, i-end live na rin natin siya. Yan, 2 more series to go, mga besi. Next series natin will be Europe. Sa mga gustong magpuyat dyan, samahan nyo ako. Although hindi siya ganun gagandang mga teams. Pero, ngayon, not this, di ba? Napapanood, may mapapanood tayo. Ito, magkampi si Carl tsaka si... Ay, di, magkalaban si Bosco tsaka si Carl. Ako. Napangit tayo ito. Ah, si Bosco, ah. Walang ulo, par. Walang ulo yung... Walang ulo yung hero ni Bosco. Ayun, oh. Matalo na rin sila dito. May boss na lang tayo matalo. Tryhard na si mas manalo. Nag-like ka na. Wala, puro talo ata. Talo LGD, guys! Yup! Abutin ko lang ng 2 hours ng live natin sa BN live na. Kenyo ko ni Israel. Hindi na nila natawag si Israel, guys. Kahit si Putin, hindi na nila natawagan. Sana, tapos na itong laban na ito. Well played, son. Pero ba? Nakita. Sa snake. Din yung muna si snaking, mga kaibigan. At ako'y kakain muna. So, last 10 minutes para sa ating stream. Tapos i-end live ko na to. Okay, guys, BRB. Thank you.
That was lame. That was lame.